po mangyari sa atin. Ano po, anong use ng malalaking proyekto kung yun naman ay inutang lang, pagkatapos ay at the end magsasuffer tayo maging yung mga anak-anaka natin, ano? Eh, hanggang sa mga susunod na panahon. Dahil hindi na ang bansa ang may control. Nangyari yan sa Laos, no? So sana ay huwag mangyari sa atin. Ano naman ang use kung sa dulo ng ating mga pag-aaral sa Bible study, eh, hindi rin pala tayo ligtas. Pwede ba yun? Yes, marami pong mga nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi po umabot doon sa godliness. Mababasa nyo rin yan sa Timoteo, sa 2 Timothy. Merong uri po ng mga nag-aaral, pero hindi po umabot o nag-arrive doon sa godliness. Napakatindi. Pwede mong naintindihan. Yung iba, iiyak pa, no? Sasabihin talagang natuto ako doon. Pero kung wala pong godliness, delikado yan. Kaya napakahalaga ng godliness sa ating buhay. Again, dito si Apostle Pablo ay sa 1 Timothy na ating talata, 1 Timothy 4:7, si Apostle Pablo ay kanyang tinalakay ang mga propesiya dito na ang Holy Spirit mismo ang nagbigay babala tungkol sa paparating na pagtalikod ng maraming mananampalataya na naturingan o nag-aangking mananampalataya sa kanilang pagkakilala sa Diyos. Dito, mga kapatid, ang damage na ito na gumawa at gagawa ay ang mga unscrupulous teachers. Sila yung mga false teachers na who deny the good things of life. Sinabi rito ang mga katangian ng mga false teachers. Also, on the other hand, Paul is thinking of Christian service as a form of athletic contest or Christian life. Paul thinking Christian life as a form of athletic contest. Makikita natin yan sa verse 6. Kanyang sinabi dito na kailangan nandoon po yung maayos na kanilang pagkatuto sa kanilang spiritual na buhay, na sila ay dapat lumago hindi lamang doon sa iba pang mga gawain at hindi lamang din exercise ang kailangan sa physical body kung gaano to kahalaga, lalong higit na mahalaga ang spiritual na exercise. Na po. So, si Timothy rito ay kailangang i-devote niya ang kanyang sarili sa mga banal na gawain, samantalang ito ay napakahalaga sapagkat upang siya ay maging mabuting ministeryo, no po, o minister. Pero hindi ito lamang napakahalaga para sa mga tagapagturo. Ito'y napakahalaga para sa bawat Kristiyano upang hindi sila tumalikod sa pananampalataya. Ano ngayon ang ating pag-uusapan, mga kapatid? Nasa verse 7, no po, ang sabi doon sa verse 7 again, have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. Ating pag-uusapan, mga kapatid, godliness. Yan po ang ating topic. Alam niyo ba ang godliness ay higit na mahalaga at ito'y kapaki-pakinabang hanggang sa buhay sa kabila? Okay po, yan po, ganun lang kasimple yun. Napakahalaga at kapaki-pakinabang ang godliness sa buhay na ito maging sa kabila. Yan po ang makikita natin. Pero to be godly, mga kapatid, apat na bagay na dapat nating maintindihan. First is the importance of discipline or training. Second, mga kapatid, we need to reject false teaching. Yan yung pangalawa. And pangatlo, mga kapatid, we need to devote to spiritual exercises. Yan yung pangatlo. At yung pang-apat, mga kapatid, makikita natin dito ay yung importance ng godliness. O, yan po, apat. Sana makuha natin ito lahat. Maiksi lang naman ito. Okay, so godliness, mga kapatid, ay napakahalaga at kapakipakinabang sa buhay na ito maging sa kabila. First, mga kapatid, is the importance of
discipline? How do we obtain godly, or how can we be godly, mga kapatid? First, mga kapatid, is the importance of discipline. Ang sabi po dyan, exercise. Doon po sa verse 7. The word exercise, Paul introduced an athletic. Ito po, isa pong para siyang manlalaro. Kung saan yung athletic image with the word strain yourself. Kailangan pong magsanay. So, yung ginamit po ritong salitang naglalarawan ay gaya ng isang gymnast, from which comes the English gymnasium. Ito po ay sumasalamin o lumalarawan sa isang sistematiko na pagdidisiplina. Ito po, systematic discipline. Gaya po ng mga athletic, gaya po ng mga manlalaro. Kailangan po nila ng systematic discipline training para po sila ay ma-obtain nila yung ganda at ayos ng kanyang pangangatawan at maging fit siya sa kanyang larong sasalihan. So, but Timothy's training was to be for godliness. Apo, hindi po for physical fitness. Si Paul, mga kapatid, often use athletic analogies to drive home the need for spiritual discipline. Yan po ang totoo. Lagi siyang mayroong pagkukumpara o paggamit po doon ng gamit po niya ng pagiging isang athletic o mga manlalaro. Apo, pagkukumpara niya. So, rather than attempt to understand those fable exercise, kailangan po mas ipurso nila yung godliness ni Timothy. So, cultivate piety and seek to become more holy. Na po, habang siya po ay nagiging banal o nagiging makadiyos, lalo siyang nabubuhay sa kabanalan. So, the word express rather the thought of being reared or educated in the words of faith, gaya ng sinabi diyan na magpakatatag, lumago, nourish up. So, si Stack, ganito po ang sinabi niya, isang commentator, there is no such thing as drifting into godliness. The stream of tendency is against us. There must be exercise and effort. Simple lang. Apo, wala pong napupunta doon sa daan ng kabanalan o nagiging banal sa naturally. Apo? Kasi ang tendency po nating lahat ay against po doon sa godliness. So dapat po laging meron pong effort. Apo? Meron pong matinding training. Ano ba? Tayo ay naging Kristiyano. Pero hindi ka magiging godly kung magre-relax ka sa buhay Kristiyano. To be godly, you must pursue godliness. Yung mga spiritual na duty. Ito po. So, kailangan meron kang gagawin talaga. Hindi po pwedeng wala. On the other hand, mga kapatid, lahat ng ating mga effort na gagawin, all we need, mga kapatid, is the divine power of God. Binanggit dito sa 2 Peter 1:3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. So, 2 Peter 1:3, makikita nyo na yung godliness, hindi lamang talaga merely effort natin, but the divine power of God enabled us. Ano po? Enabled us. Binigyan tayo ng kakayanan. So, kung talagang binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos, ang buhay Kristiyano, meron pong pagpupursige. So, kung wala pong pagpupursige, relax ang buhay Kristiyano, wala pong gana magbasa ng Biblia, no? Walang seeking the Lord diligently, delikado yan. No po? Alam nyo, ang pakikinig ng salita ng Diyos, way of godliness yan, pero hindi ka magiging godly dahil ginagawa mo lang yan. Kung wala po yung power ng Panginoon sa buhay mo, tapos ka na.
kahit pa makinig ka na makinig na salita ng Diyos, without the enabling power of God, imposible na ikaw o ako ay maging godly. No po? It will come to nothing kung tayo po ay sa sarili lang natin. So, pero, yung importance ng training ay hindi natin po pwedeng kahit kailanman ay discount kasi mahalaga yan. So, first is the importance of training. So, kung tunay na Kristiyano, nandun po dapat yung pursuance, nandun po dapat yung effort, nandun po dapat yung heart na desiring and longing to be godly. Yan po dapat. So, check your heart. Kung Kristiyano ka, nandun po yung longing sa puso mo na to know the Lord and be more godly. So po, to live more godly. Yan po yung isa sa mga palatandaan ng pagiging Kristiyano. And secondly, mga kapatid, how to live godly or godliness. Second is by rejecting false teaching. Sabi doon sa verse 7 na ating tinatalakay, subalit tanggihan mo ang mga masasama at walang kabuluhang katha, mga katang, mga issue. First, mga kapatid, the word refuse. Yung refuse dyan, mga kapatid, ay reject mismo. Do not consider them or sufficient importance to occupy your time. Kumbaga, huwag mo nang bigyan ng pansin yan. Yan po muna, mga false teachings, mga fables, mga kahit pa mga anong sabihin nating scientific na evidence yan. Kung hindi naman yan magko-contribute sa paglago sa pananampalataya, eh, what's the use? Eh, ano sa'yo kung yung mapa ay flat o bilog? Magko-contribute pa ba sa pananampalataya? Hindi. Maraming mga katuruan, mga kapatid, na hindi naman na inabot ng maliwanag naman binanggit yan sa Isaiah. Bilog ang mundo eh. Diba? So, stop na tayo doon dahil hindi naman talaga yun ang usapin pa. So, binabanggit dito yung mga fables, mga Jewish fables yan, fictions or stories that were not founded on fact or even biblical or historical fact na sa biblical. Now, po, and then profane, the word here used does not mean that fables here referred to were blasphemous or impious. Mismo binabanggit ito, mga kapatid, ay profane. Ito po yung mga old wives, yung mga women's, yung kanila mga stories. Alam niyo po, kung minsan ang maraming mga stories dito, yung mga may edad na. Marami na lang storya sa buhay. Pero hindi naman na unnecessary na para sa pananampalataya. Kasi personal experiences eh. Remember, personal experiences, somehow helpful, pero hindi siya authority. Kaya kung experience nyo lang, huwag nyo nang ipantay sa authority ng scripture. Kasi iba po ang scripture. Tandaan nyo, mga experiences, hindi siya kahit kailanman pwedeng maging standard. Kasi iba-iba experiences natin. Kaya kung meron kang napakahusay na experience, eh huwag mo nang ipantay sa biblical na teaching yan. Eh yun yung ginagawa po ng marami sa kanila noon. Yung mga old women's, kaya dito old wives, old women's stories, mga kapatid, ay doon sila nakafocus. Siguro, yung mga genealogies, yun yung mga pinagbibigyan nila ng pansin. So, hindi na dapat yan. So, Timothy is warned against profane and old wives' fables or against stories which are the various chatter of old women that time. So, he should not be occupied his time and attention na po, at the same time, na po, ina hindi na yun, kukuha ng mga oras niya. So, anything that could occupy our time, na po, eh, naaagaw ito sa salita ng Diyos, ito po'y destructive sa atin, especially false teachings. Destructive yan. Maging sa buhay na ito, maging sa buhay sa kabila. So, beware against false teachings. Kung sino man sa inyo ang nakikinig o nanonood pa ng mga false teachings na po, sa mga false teachers, eh yan po ay fatal error yan. Ibig sabihin, nakamamatay yan. Na po, baka sabihin mo, mananampalataya ka, pero kung yan, nandyan ang iyong pleasure sa pakikinig sa mga kulto, ay alam nyo,
nakamamatay na error yan. Hindi po, yan yung kasalanan na hahantong sa kamatayan. So, hindi po yan simple kasi po doctrinal na error yung pinifeed up mo sa isip mo. Eh, yun nga lang po mga fables eh. Hindi na po kukuha ng magandang ano, di lalo na kung cult yung iyong pakikinggan. So, mag-ingat, even politics in the ministry, eh, hindi yun dapat. No? So, dapat isolated talaga. Talagang mahalaga yung mandate sa atin ay spiritual. So, even personal stories, eh, medyo hindi yan dapat kukuha ng malaking oras. No, bahagi lang sila. So, rather let the truth about sin, about Christ, about the gospel, about God himself, ano po, salvation, lahat yun, yung mga great doctrines ng scripture, eh dapat yun ang maging focus ng ating buhay. At hindi ito dapat kalimutan at mawala sa centrality ng ating mga pag-aaral, buhay at kaisipan. So, reject false teachings. Po, or unnecessary doctrines, reject all those things. Thirdly, mga kapatid, we must, in order for us to be godly, we must devote ourselves to spiritual exercises. Yan, thirdly, mga kapatid, devotion to spiritual exercises. Before this verse 7, makikita nyo doon sa verse 5, kung paano kontrahin yung mga false teachers, ito yung dapat na isa sa pag-ukulan natin ng pansin. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at pananalangin. Pagkain yung tinutukoy dyan. No po? Pero gayon pa man, mga kapatid, isa sa dapat nating bigyan ng higit na pansin sa ating buhay. No po? Higit sa lahat. Higit sa pagtatrabaho natin. Higit sa anuman. Dapat nandoon po yung Word of God and prayer. Sino kaya sa inyo nag-spend ng time pa every morning reading the Word of God? Na po. And during afternoon or break, nandoon po yung iba pang mga meditations and prayer. Sino sa inyo yon? Na po, huwag kayong umasa lang sa Bible study. Kung kayo umaasa lang sa Bible study, pwedeng madaya nyo ang sarili nyo na kayo'y Kristiyano, pero ang totoo, hindi. Kasi ang pagiging godly, it must be a personal perseverance, mga kapatid. Personal. No po, hindi lang yung asa sa Bible study. Kaya nga, hindi ko kayo dinaily sa Bible study. Kasi baka makuha yung oras nyo para sa personal perseverance nyo. No po, kaya madalang lang hanggat mas maaari. Kasi kayo rin, eh meron kayong dapat na gagawin sa inyong sarili. In your personal meditation, personal studies, na po, prayer sa Panginoon. So such exercises involves reading and studying the Bible, meditation, and even witnessing to others. So yan po. And dito papasok mga kapatid, verse 6, tignan natin. Aside dun sa verse 5, sabi sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Kristo Jesus, kasi nga si Timothy yan, na pinalusog, nourish sa mga salita ng pananampalataya at ng mabubuting aral na iyong sinusunod. Doctrine yan, mabubuting aral. Yung doctrine, mga kapatid, nakukuha yan sa pagtuturo. Yung doctrine, hindi yan usually na kukuha ng ating sariling personal study. We need pastor, we need shepherd, no? We need yung mga teacher para tayo i-guide doon sa doctrine na yun. No po? So, yung doctrine, kaya sabi dito, kung ito yung ituturo, ano ituturo? Godliness. So, dito natin makikita, mga kapatid, yung doctrine, itinuturo talaga yan. Sa upang lumago sa pananampalataya at tumibay, to be nourished up. So the word expresses rather the thought of being reared or educated in the words of faith and suggests that half medical reference to bodily exercise that follows sa verse 7. Of good doctrine, mga kapatid, napakahalaga. Dapat yung mahuhusay na sound doctrine, no? Mahuhusay na sound pa.
sound doctrine ang pag-aaralan. Yan po yung napakahalaga para ikaw ay tumibay, ako at ikaw ay tumibay. And then yung binanggit natin, yung sharing the gospel to others, yun din yung makikita natin. Bahagi yan ng mga spiritual na duties and exercises natin. Training upang tayo ay lumago sa godliness. Yan, Bible study, napakahalaga. Pero huwag kayo umasa sa Bible study dahil kayo mismo, akala nyo lang, kasi may mga ganito, no? Nasisiyahan sila during Bible study. Eh, pero paano yung personal mong paglago? Pag yan ang naiwan, yan yung delikado. So, dapat meron ka talagang sarili mo, eh, lumalago ka rin. Yung Bible study na natututunan mo sa Bible study lesson, eh, naya-apply sa buhay at doon ay nagiging diligent ka sa pag-aaral sa sarili mo sa ng salita ng Diyos. So, first lesson here, mga kapatid, the true saint labors and suffers reproach, or rather, toils and strives. Toils and strives. Ibig sabihin yung matinding pagsisikap. Laboring. Na po? Laboring in spiritual exercises. Yan po yung dapat na makikita natin. Isa yan sa mga napakahalagang marka ng buhay Kristiyano. Hindi po siya isang kontento na lamang. Na po? Na kung ano-ano na lang yung ginagawa. Pero pag-aaral ng Biblia, oo, nandyan siya. Pero hindi naman lumalago. Delikado yan, mga kapatid. So, nandun talaga yung heart niya na nauuhaw sa salitaan ng Diyos. Eh, hindi mo po pwedeng tigilan yun eh. Kasi sinabi ni Christ yun, yung kanyang salita ay babalong sa kanyang puso eh. Sa kanyang panloob na buhay. Ibig sabihin, ito po ay mag-overflow at hindi niya kayang tigilan. Mag-uudyok talaga ito sa paglago upang siya ay maging sumunod sa kalooban ng Diyos. So, sa application, mga kapatid, by the power of God living in us or guiding in us, mga kapatid, it accompanies us a form of godliness. Na po, dahil through the works of the Holy Spirit in us, transforming our lives. Na po, yung Holy Spirit na nag-indwells sa mga believers enables us to bear fruit of the Holy Spirit such as love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and more, mga kapatid. So, yan yung makikita natin. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, na buhay paglago, kasi dahil sa kilos ng banal na Espiritu na nandun po yung impulse ng work ng Holy Spirit sa atin. Na po, to obey, to live, na po, to exercise, yan po yung makikita natin, yung godliness na yon. Yan po ang napakahalaga. Power yan, yung kapangyarihan ng Holy Spirit na nasa atin. Yung power ng Holy Spirit leading us, mga kapatid, to the life of godliness for us to grow in holiness. Yan po yung makikita natin. Kaya kung wala pong pagpupursige sa daan po ng kabanalan, ng godliness na yon, paano ikaw ay magiging banal sa harapan ng Diyos? Imposible yan. So, pang-apat, mga kapatid, yung importance ng godliness. Pansinin natin, although nakapokus tayo sa verse 7, hagipin natin yung verse 8. Sapagkat ang pagsasanay sa katawan ay may kaunting pakinabang, subalit ang kabanalan ay may pakinabang o kapakinabangan sa lahat ng bagay na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Eh, hindi ba nakita natin ngayon kung gaano kahalaga yung godliness, mga kapatid? So, dito natin makikita yung importance ng godliness. Yung importance ng godliness, mga kapatid, sa verse 8, una, kinumpara ito sa bodily training or exercise. Two kinds of exercise are contrasted here in this verse 8. Bodily exercise, nandun po yung kanyang certain values for the body, but these values are limited and short duration. While godliness, mga kapatid, ay ito po ay kapakipakinabang sa lahat ng pagkakataon at panahon. Sa buhay na ito, maging sa buhay sa kabila. As for as this life is concerned, godliness yields
the greatest joy. And as far as the life which is to come is concerned, it holds promise to bright reward and of capacity to enjoy the glories of that sin. So, paalala sa atin, hindi po pinagbabawal ng Diyos ang mga pleasures natin for physical fitness and exercises. In fact, if we can do it, do it. No po? Pero, tandaan natin, spiritual fitness is even better. Godliness lasts forever. So, tandaan natin yan, mga kapatid. If we can do it for physical fitness, do it. But spiritual fitness is even better. Godliness lasts forever. Yan po ang makikita natin. As valuable as physical fitness, yung training, exercise, so our spiritual fitness for godliness is much more valuable. Yan po yung makikita natin dyan. So godliness, mahalaga ito sa buhay na ito, maging buhay sa kabila. Godliness. Na po, yan po ang makikita natin. So, we keep the body in its true place as subordinate to the spiritual life. Yung body natin, mga kapatid, and bodily exercises, dapat subordinate yan sa ating spiritual na duties and responsibilities. Ibig sabihin, on top of our priorities should be our spiritual exercises. So, alam niyo po yung ating godliness, ang malaking pakinabang nito sa ating buhay. First, mga kapatid, God hears the prayer of the godly. No po, mababasa niyan Old and New Testament. Pero isang verse, merong isang verse diyan, Psalms 4:3. But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. The Lord will hear when I call to him. Godly. So those godly people, mga kapatid, the Lord hears their prayers. Also, sa 1 Timothy 1:4, makikita ninyo, it brings edification. Anong ibig sabihin? Growth. Paglago. Kung ang buhay ng isang nasuring ang mananampalataya, naroon po yung kanyang heart para nag-e-enjoy siya sa mga spiritual na bagay, nandun po yung kanyang paglago. Lalago siya sa kabanalan. Makikita sa kanya yung holiness. So, next mga kapatid, halaga ng part ng ng halaga ng godliness, endurance in times of suffering. Tatlo na yan, mga kapatid. Ano po? Yung sa prayer, the Lord answer the prayer, edification, endurance in times of suffering. Mababasa niyan sa 2 Timothy chapter 3. And then, mga kapatid, strengthening the hope for the coming of Christ sa Titus 2:12. Strengthening the hope. Yung mga godly people, mga kapatid, yung kanilang pag-asa'y tumatapag, lumalakas. And then, mga kapatid, securing their assurance in times of temptation, 2 Peter 2:9. Kaya yung mga godly people, naroon po yung kanilang assurance even in times of tribulation. So, kung wala yung godliness, napakadelikado. Kung minsan yung mga tao, yung nagsasabing Kristiyano, dinadaya lang yung sarili nila. Sinasabi nila, basta ako'y ligtas na. Pero, tignan nyo yung godliness. Ano yung godliness? Yung godliness, yung pagkakaroon po ng bunga sa buhay ng kanilang mga ginagawang spiritual. Di ba? So, as we grow in godliness, we grow in the fear of God, we walk in holiness towards perfection. So, sa challenge, surely then, godliness is no optional spiritual quality of Christians. Ano po? It is both the privilege and duty of every Christian to pursue godliness, to train himself to be godly, to study diligently the practice of godliness. So, godliness is no optional, mga kapatid, sa buhay spiritual natin. We don't need any special talent or equipment. God has given us or each one of us everything we need for life
and godliness. 2 Peter 1:3. The most ordinary Christian has all that he needs. The most talented Christian must use those same means in the practice of godliness. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, ang lahat ng kailangan natin being a Christian is to be godly. Iyan ay sa mula lamang sa kapangyarihan ng Diyos, sa enabling power ng Panginoon. Lastly, mga kabatid, warning. 2 Timothy 3:5. Sinabi po yan ni Apostle Paul. Dinescribe niya rito yung nature ng mga tao. That in the last days, sa kanyang description, he warns of people who are characterized as having form of godliness but denying its power. Anong ibig sabihin nun? In their attitude, nandoon po yung kanilang contrary to God's will and principle. Kung ano yung prinsipyo ng Biblia, hindi nila lubos sinasang-ayunan. Sarili pa rin nila ang nasusunod. Wala pong godliness yun. Yung mga nag-aakalang Kristiyano sa kanilang bibig, but they have a form of godliness, but who act as unbelievers. Yung kanilang buhay, kung paano sila, yung prinsipyo nila, gaya rin ng unbelievers, they deny the power of godliness. So, mag-ingat. Pwedeng sabihin natin Kristiyano tayo, pero without exercising of spirituality, wala yung showing of fruit ng spiritual sa atin. Wala po yung power ng godliness sa atin. Yan po yung delikado. So these false Christians are destructive. Paul warns that they will creep into household and make captives of callable women loaded down with sins, led away by various lusts, and that they are always learning and never able to come to the knowledge of the truth. So meron pong uri ng mga pag-aaral but never come to the knowledge of the truth. Meron po yun. So kung sa sarili lamang natin tayo aasa, imposible na ang isang tao ay umabot, mag-arrive doon sa godliness. Mga kapatid, mas lalo dapat umiyak ang sinuman na nag-aaral ng salita ng Diyos but never arrive into the knowledge of the truth. Anong ibig sabihin? Walang changes. Wala pong fruit ng spiritual fruit sa kanya. Dapat kung may spiritual fruit, nandun yung courage niya to live a godly life. Nandun po yung boldness niya to live according to the will and principle of God. Po, kung nandoon po yun, dapat nandoon po yung talagang yung kanyang pananampalataya ay maipapakita. Diba? He will obey the Lord with all his heart and with all his mind. Po? And he will submit his entire life to God. That's godly. Yung godly, mga kapatid, nandoon po yung matinding pagsunod niya sa Panginoon no matter what happened. He will obey the Lord, his principle, his will, until death, mga kapatid. So, yan po yung makikita natin. Napakahalaga na makikita natin sa ating buhay. So, posible na ang isang nagsasabing tao ay Kristiyano siya. Pero ang tunay na patotoo, proheba at evidence ay yung godliness. Without this, ikaw ay isang hipokrito sa harapan ng Diyos. Pag-isipan mong malalim yon. Na po, walang optional yan pagdating sa buhay na kabanalan. Yan ay bunga lamang ng banal na espiritu sa atin at binigyan tayo ng malalim na desire to obey His will habang narito tayo sa buhay na ito. And to Him all the glory, manalangin na tayo. Muli, Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. You remind us and even rebuke us about all things in this world and our lifestyle. Tulungan niyo po na mabuhay kami according to your will and principles. Tulungan niyo po na ang buhay namin ay huwag manatili at huwag pumukos sa mga bagay na pansarili at pansamantala lamang, kundi sa bagay na espiritual at pangwalang hanggan. Tulungan niyo kaming mahalin ang mga bagay
at pag-ukulan ng malalim na panahon ang pangwalang hanggang bagay, ang mga espiritual na katotohanan. Tulungan niyo kami, O Diyos, na manatili sa daan ng kabanalan at pakamahalin ang pamumuhay sa daan po ng kabanalan. Salamat po. Tulungan niyo kami at lalo kayong maluwalhati sa aming buhay. Sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan, O Diyos, sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen.